bahay na to. Kung manood kayo ng TV, todo-todo yung volume ninyo. Pampira naman, asakit-sakit na tenga, gabi-gabi na lang, ganyan na lang tayo. Di ba kayo pwedeng manood ng TV na mahina lang ang volume? But you have to make a decision now. Now, Greta, now or never. Eh bakit itatapon mo pa sila? Ilalagay mo lang sila sa Home for the Aged. Kahit ako maglalaban mga damit nila, kahit ako magsipin sa kanila, pagtanampunan nyo sa atin. Aalis kami nito, manlola mo. Nakahanda kami na pumanaw sa bahay nito. Huwag mo lang kaming dadalhin doon sa tapunan ng mga matandang wala na silbi dahil hindi naman kami ganun ka-inutil. Nakasawan-sawa na ako, nakakakulit sa'yo. Palagi mo lang pinaprioritize yung dalawang matandang yun. What about us? Bago ang lahat-lahat ng bagay sa buhay ko, ikaw muna. Ikaw muna bago sa sarili ko. My sun shine away. Sigaw ka na sigaw. Parang bingin mga tao rito. Laura! Laura! Oh, sigaw na. Sa bahay ng isang action star. Eh, hindi ko na nga matandaan ang pangalan ng artista kasi hindi naman ako mahilig sa action eh. Tapos ba yung pinapras ko? Ano ka ba ang aga-aga? Puro chismis tungkol sa artista yung pinag-uusapan na nating dalawa. Ba't hindi mo tignan dun kung tapos na sa banyo si Lolo? Naku naman, wala pang isang oras. Hindi pa lalabas yun. Hindi ka na nasamay. Gusto nga sana umuwi nun. Alam ko naman kung gaano ka close up ako. Alam ko na didibdib mo maigi, kamatay na. Nga eh. Kaya tuloy ngayon naiwan yung responsibilidad sa akin na alagaan kong lolo at lola ko.
Bakit kailangan maging responsibilidad mo sila? Greta, what if we suddenly decide to get married? Kasama rin ba sila doon? Wala naman silang ibang mapupuntahan eh, bukod sa akin. Greta, ang laki-laki ng pamilya niyo. May mga tiya ka, may mga tiyo ka. What about the other people? Errol, malalaki yung pamilya nila. Wala nang pagsisiksikan ng lolo't lola ko doon. Talagang sa akin lang sila pwede. Look, I don't want to argue with you. Palagi naman natin pinag-uusapan ito, nag-aaway lang tayo. Kadarating ko pa lang, problema na agad ang aasikasuhin natin. Basta ganito yan, okay? Pinag-usapan na natin to. I said, it's a go, so it's going to be a go. Importante dyan, malinaw tayong dalawa. Pag sinabi kong tuloy ang kasal, itutuloy natin ang kasal. That's our deal. Kanina pa tayo. Lakad ng lakad eh. Napapagod na ako ah. Masakit ng balakang ko. Kasi, ang natatandaan ko, sa 5th poste, kakaliwa, nandun ang sakayan. Naku, hindi lang 5 poste ang dinaanan natin ah. Naku, Insyo. Eh, baka naliligaw tayo. Hindi. Hindi tayo maliligaw. Tama. Tama, ito nga. Alika, alika. Alika. Dalihan mo. Palagay ko, malapit na tayo eh. Eh, hindi ko na nga pinaaalis kanina. Kaso naman yung isang burang ang mapilit. Naku, eh, hindi rin niya pwedeng malimutan yung eskolta. Ano? Alam na namin sa eskolta. Aba, ewan ko ba? May pupuntahan daw mapalit na kaibigan si Lolo Encho. Eh, 20 taon na rin niyang hindi nakikita yun. 20 taon? Eh, ba't naman ngayon niya pa naisipan na dalawin yung kaibigan na yun? Naku, ewan ko ba doon? Nanaginip daw siya kagabi ah, tapos tinatawag daw yung pangalan niya. Aba, eh, sabi ko nga, baka tigbak na yun eh. Imagine, 20 years na niyang hindi nakikita yun. O, isipin mo, alas 9 na oh. Eh, baka naman nakita rin, tapos doon na sila natulog, oh. Ano? Na hindi man lang sila nagpapaalam sa akin, doon sila matutulog basta. Naku naman, Greta. Paano sila magpapaalam sa'yo eh? Matatanda na yung mga yun. Pagbihima ka lang ito. O ano naman ang nakakatawa doon? Hello? Oo, oh, dito nga mo. Oo, oh, 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 kakausapin ko. Hello, Lola? Greta, nandito kami ng lolo mo sa presinto. Ho? Alam niyo naman na napaka makakalimutin na ng lolo. Ba't sama pa kayo ng sama? Hindi ako makakalimutin. Kaya lang, marami na palang bagong building na naitayo roon. At meron pang restaurant na naroon sa likod. Kaya lalito ako. Eh, 20 taon nyo na kung hindi nakikita yung kaibigan nyo, ba't naman pinag-interesan nyo pang puntahan? Wala eh ha. Gusto ko lamang makita ang matali kong kaibigan. Eh, malay nyo, lumipat na ng bahay yun. Eh, wala naman sigurong mawawala sa inyo kung hindi nyo makita yung kaibigan ninyo eh. Eh, ano ba ang sama kung gustuhin kong makita ang kaibigan ko? Kumpara sa inyo, walang kabuluhan. Ang isang magandang pagsasamahan, abay sa akin, itinuturing kong kayamanan, iyang magkaroon ka ng isang matalik na kaibigan katulad ni Pascual. At least, sigurado kang faithful sa isa. Isipin mo naman,
After 2 years na nag-aral siya sa Paris, eh hindi kanya pinagpalit sa isang Francois. At desidido pa rin siya pangatawanan yung marriage proposal niya sa'yo. So, anong problema? Wala naman yung problema eh, Ale. Eh, total naman, pwede na rin naman ako magpakasal. Nasa edad na ako. Kaya lang. Kaya lang, paano naman yung dalawang oldies mo? Alam na naman ni Errol yung tungkol dun eh. Oh, ano reaction eh? Eh yun, di siyempre. Ina-expect niya na ipaprioritize ko siya. Bakit? Yung dalawang matanda ang ipaprioritize mo? Nako! Ha, Greta, alam mo, sa buhay ng isang babae, isang beses lang dumarating yung isang lalaking kasing seryoso niyan si Errol. Ano pa hahanapin mo? Guwapo, ha? Edukado, mayaman, at dead na dead sa'yo. Ay nako, eh yung dalawang matanda, mamamatay din yan. Eh paano kung wala na si Errol? Sige nga. Hoy, alam mo, ang salbahe mo. Para sabihin ko sa'yo, yung buhay ng lolo at lola ko, mahaba pa. Gaga, pwede ba? Be realistic. Bakit ba yung buhay ng dalawang matandang yan ang iniintindi mo? Dapat yung buhay mo ang intindi mo. You're not gonna be young forever, you know? Gloria, kumusta naman ang lakad mo? Ay, tinaglinit, Lolo! Ang pagkakapagod ka eh. Kukuha kita ng mainom. Salamat, Ro. Ro, nakita mo ba ang bahay ng anak ni Pascual? Ay, naku, Lola. Awa ng Diyos, ho. Nalibot ko na yata ang buong gagalangin. Nakapagtanong-tanong pa ako doon. Kakatakot! Yung mga napagtanongan ko eh. Puro mga nakatato! Ito naman si Flora. Eh, napakarami mo naman paligoy-ligoy. Yung tanong sagutin mo, natagpuan mo ba yung anak ni Pascual Mercado? Oo. Oh, eh, naroon ba si Pascual? Kumusta ang kaibigan ko? Lolo, kahit ho, libutin pa ninyo ang buong Pilipinas. Hindi na ho ninyo makikita yung kaibigan yung si Pascual Mercado. Dahil nyo parang taong yon, 5 taon na hong patay. Eh, inatake daw ho ng alta presyon niya. Eh, ipinakita pa nga sa akin ng anak niya yung litrato at saka yung lumang album. Lolo, meron kayong litrato doon. Siguro you're gonna be a June bride. June? Mm-hmm. That's a month from now, hindi ba? Di ba napaka-ikli ng preparasyon? Greta, kung kikilos tayo bukas, hindi tayo magigipit sa panahon. Siguro kailangan magsabi rin ako kay Lola tsaka kay Lola para malaman nila na... Why do you have to tell your grandparents? Mabihira ka naman. Mga grandparents mo lang sila. They're not your parents. Dapat malaman din nila kung ano yung plano nating dalawa para... No. Look, kung magiging problema dahil mga grandparents mo sila at kailangan mo humingi ng dispensa pa sa kanila, madali lang ang solusyon doon. Let's send them to an old folks home. That way, hindi mo na sila po problema and then we can get along with our lives. Yun lang ang solusyon doon. Thank you.
hindi ka pa matulog. Mahamog yan. Hindi. Mula nung sabihin nila sa akin na patay na si Pascual, talagang hindi na ako mapagkatulog. Kung 5 taon na yung nagkakaroon, hindi ka na dapat matapos. Namumultuin ka niya. Hindi na magmulto. Hindi. Hindi ako natatakot sa multo. Ang hindi ko maubos maisip ay kung bakit nauna pa siya sa akin. Ay ganung alam kong masyado siyang maingat sa katawan. Kataon lamang, Enzio. Kaya huwag ka nang... Alam mo ba? Madalas niya sabihin sa akin noon eh, na... Enzio, isa lang ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos, kaya mamahalin mo yan. Dahil kinagagalitan niya ako pag nakikita niya ako nagbibilot ng sigarilyo. Tsaka, sinabi pa niya, no? Enzio, kasunduan natin ito, ha? Kahit na tayo dumating doon sa edad na tayo uugod-ugod na lang, babalik tayo rito. Mamamangka tayo. Mamimingwi tayo. Kahit tigisang tilapia lang ang huli natin, di bali, masaya tayo noon. Pero ang ibig palang sabihin noon, hindi na kami magkikita muli. Hindi na kami pupunta roon sa pinupuntahan namin para mamangka at mamingwit. Dahil wala na si Pascual. Patay na siya, Midin. Patay na ang kaibigan ko. Patay na. Iano kung wala na ang matalik na kaibigan? Buhay pa ang asawa mo. Ako na ngayon ang magiging matalik na kaibigan. Hindi ba? Huwag ka na matako. Naririto ako. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. You make me happy when skies are gray. Bakala mo mapi kong sa'yo si Errol, no? Binigyan ka na pala ng 2 linggo para makapag-isip-isip. Tapos kinukumplika mo pa yung problema. Naman, hindi naman ganun kadaling pinagagawa niya. Siyempre, nakukonsensya ako. Nakukonsensya? Eh bakit itatapon mo ba sila? Ilalagay mo lang sila sa Home for the Aged para maalagaan sila doon. Eh, bibisitahin mo naman sila. Eh, naaawa naman ako. Naaawa? Naaawa ka? Kung naaawa ka, edi paalagaan mo sila doon sa mga kamag-anak ng papa mo. Ang ganda-ganda ng pinanonood ko, pinatay mo naman.
Lolo naman, parang kayo lang ang nakatira dito sa bahay na to. Kung manood kayo ng TV, todo-todo yung volume ninyo. Pambira naman, ang sakit-sakit na tenga. Gabi-gabi na lang, ganyan na lang tayo. Di ba kayo pwede manood ng TV na mahina lang ang volume? Ba? Si Apo, may sumpong, mainit ang ulo. Huwag kasi si Mangot. Dadami pilegis mo, mapaparis ka sa lola mo. Lolo, hindi ako nakikipagdiro sa inyo. Pag hindi kayo natutong manood ng TV na mahina ang volume, ibebenta ko yan. Nabubwista ko ba't pinagawa-gawa pa yung TV na yan. Ito eh. Ang liliit ng numero eh. Anong petsa na ba ngayon, Flora? Mayo sa isho. Anong araw ba Mayo, Agis? Sabado ho, Lola. Bakit ho? Mas makakalimutin ka pala kaysa akin ah. Bakit ho? Ano ba meron sa Sabado? Aba, ay debete ni Greta ang aming apo. Happy birthday, Olata. Thank you. Oh. Ready ka na magsabihin sa kanila yung sinabi ko sa'yo? Greta. Maintindihan nila yon. Kung mahal ka nila talaga, pipilitin nilang intindihin yon. Maintindihan naman nila na may buhay ka sa sarili mo. Okay, you have to tell them. Okay? Happy birthday.
ibang pagkain sa king cake. Pamalay ko sa dalawang yan. Pinigyan ako ng pera tapos pinabili yan. Hello? Hindi ko po marinig eh. Oo. Mari ho, papakiulit lamang ninyo. Ha? Huh? Oo, ganun na nga ho. Eh, mangyari ho, nagtataka lang ako. Bakit ilang buwan na ngayon, eh hindi dumarating ang aking pensyon? Ano yung kanya? Sandali lang, oh. Sandali lang. Ay, Flora, halika nga. Bakit ho? Halika. Oh, ikaw ang magpag-usap dito. Ay, ano mo sasabihin ko dyan, Lolo? Alamin mo lamang kung bakit hanggang ngayon eh hindi pinadadala yung aking pensyon. Oh, dali ka. Hello? Eh, si Flora ho ito, kasama nila dito sa bahay. Eh, pinapatanong ho kasi ni Lolo kung bakit hanggang ngayon daw ho, eh hindi niya pa ipinadadala yung pensyon niya. Eh, ang tagot-tagal na ho niyang hinihintay yung pensyon yun. Oh? Oho. Sasabihin ko. Ako, eh, salamat na lang ho sa inyo. Oho, salamat po. Anong sabi? Kasi kanina, hindi kami magkarinigan eh. Anong sabi? Eh, Lolo, eh baka daw ho, hindi na mapadala yung pension ninyo. Eh, nasunog daw ho yung opisina nila. Nawala yung mga records. Eh, kasama ko yun sa inyo. Bestida ngayon, may kasama na kong lining, kaya hindi na ginagamit yung half slip doon eh. No, Greta, kung hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, ako na magsasabi sa kanila. Ano ka ba? Give me time! Time. Palagi naman time eh. It's getting late already, Greta. Malapit na, ano ba? You have to start deciding. Gusto ko makita yung lumaki yung mga anak ko. Ayoko na maghintay. Masyado na ako naghihintay. Palagi na lang ako naghihintay. Look. Bakit ba palagi ako na lang umiintindi sa'yo? Ako palagi nag-a-adjust. Greta, look. Mahal naman kita. Alam mo naman yun eh. But you have to make a decision now. Now, Greta, now or never. Hindi, wag yan. Bakit? Ito na lang. Mura-mura ito eh. Oh, mas mura ito. 85 lang ito, isang order. Oh. Yung bang 85 isang order, ilang tao kakain? Para po isang tao lang yun. Para sa isang tao lang yun? Okay. Nako! Isang order, kakanin lang ng isang tao, 85, ay naku, ang mahal. Pero ito ang gusto ko. Lengua, ito, naku, oh. Lalong mahal yan. Bakit magkano? 160. Mas matindi presyo niyan. Kayo ba'y wala rin itong mura-murang order na katulad ng ginatan?
arroz caldo. Ganyan. Lolo, wala akong ginatanong arroz caldo dito. Lolo, kung gusto ng lola ng lengua estofada, papayaan niyo na. Yung makabaisang lengua estofada. Tsaka steak po. Masarap po yun. Ano yun? Karne yun, Lolo. Binabarbecue. Karne. Karne? Eh, baka matigas. Manuwag ng postasyon ng lolo mo, hindi na kaya kagat ng matigas ng karne. Masarap po yun, Lola. Tingin mo kami ng tatlong steak tsaka isang lengua estofada. How do you like your steaks? Well done mo na lahat. Coming. Okay, thank you. Oh, kung ako lang ang masusunod, ang gusto kong kanin ngayon, arroz kaldong mainit na mainit. Iho, ano ba talaga ng okasyon na ito? Bakit pati kami inimbita mo na kumain sa klas ng restaurant na ito? Nahihiya tuloy kami sa iyo, ah. Lola, Lolo, kaya ho namin kayo dinala dito dahil may importanteng bagay na gusto kaming sabihin sa inyo. Ito pala sa aming dalawa. Bakit ba naririto ka pa? Ikaw nga itong takot na takot magpahamog. Dito ka nagbababad. Enzio, naintindihan mo ba yung mga sinabi sa atin kanina? Nangyugi ng ating apo? Oo. Bakit ganun? Wala naman tayong tutol sa pag-asawa nila. Bakit kailangan ilayong niya tayo? Maliwanag na sinabi niya na doon muna tayo titira sa tirahan ng matatanda na katulad natin. Ayaw ko, Insyo. Gusto ko dito. Hindi ba yung mga abandonado lamang at mga inutin ang dinalala doon? Baka pag iwalayin tayo doon, ayaw ko, Insyo, ayaw ko. Ayaw ko. Tumahal ka na. Baka kailayo nila sa akin. Dito ako mamatay, dito tayo mamamatay sa bahay na ito. Ano na sabi? Umiding. Sa aminin mo't sa hindi. Eh, talagang ang totoo niyan eh. Pabigat na tayo rito kay Greta. Eh, gusto na mag-asawa ng bata. Ang problema natin ngayon, saan tayo lulugar? Sa ayos natin ito, matatanda na tayo. Hindi tayo magiging mabigat si kanila. Kahit ako maglalaban ng mga damit nila. Kahit ako magsimbi sa kanila. Huwag ka lang ilayo sa akin. Ayaw ko. Lolo! Lolo, nakaka-istorbo kayo ng kapitbahay. Pwede ba tigilan niyo na yung pagpupukpok niyo naman? Tatapusin ko na lang ito. Lolo, naman eh. Ayan na naman, mag-aaway na naman tayong dalawa niyan eh. Pambihira naman eh.
Naiinis na tuloy ako eh. Iha, gusto ko lang patunayan sa'yo na kahit ganito katanda ang lolo mo, eh, meron pa rin silbi, pakikinabangan pa rin. Kaya ko pa rin magkumpuni ng mga sira-sira rito sa bahay. Alam mo ba? Malakas pa ako. Kaya kong bumuhat ng mga hollow blocks. Sabihin mo rin sa mga papangasawa mo, ako'y sanay sa hirap. Sanay ako magtrabaho. Sorry, kasi naman eh, naiingayan nga kasi ako eh. Pasensya na kayo. Alam ba, Apo, ang tanging pinangarap namin ng lola mo para sa'yo, yung makatagpo ka ng isang lalaking mamahalin ka at bibigyan ka ng isang magandang buhay. Ngayon natagpuan mo na si Errol, ang pakiramdaman mo namin ay yung hindi na magtatagal at mawawala ka na sa aming paningin. Lo, alam niyo, mahal ko kayo. Mahal ko rin ang lola. Mahal ko rin mo si Errol eh. Yun nga, yung pinangako niya sa akin na magandang bukas, ang kapalit naman kayo. Kayong dalawa ng lola. Kaya hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Nalilito na nga ako. Aalis kami rito ng lola mo. Nakahanda kami na pumanawag sa bahay na ito. Huwag mo lang kami dadalhin doon sa tapunan ng mga matandang wala na silbi dahil hindi naman kami ganun kainutil. At alang-alang sa iyong kaligayahan, nakahanda kaming mawala sa paningin ninyo, lalo-lalo na ng mapapangasawa mo. Tapat sa loob ko yan! If you can't make up your mind, bahala ka na. Kaya sawan-sawa na ako nakakakulit sa'yo. Palagi mo lang pinaprioritize yung dalawang matandang yun. What about us? When are you gonna make up your mind? Eh, Errol, di ba natin sila pwedeng kupupin for the rest of their lives? Total, sooner or later... Sooner or later? Sooner or later what? Sooner or later, baka patay na rin tayo. I'm gonna give you a final chance. Sana, kapag nakapag-desisyon ka na, nandun pa rin ako. Sana. Thank you.
Lolo, tumawag na ho ako. Darating na raw yung ambulansya. Meron ka bang gusto sabihin? Magsalita ka, Miding. Magsalita ka. Sige na. Huwag muna akong iiwan. Huwag ka muna umalis. Diyos ko. Huwag mo po muna siya kunin. Lola. Hintayin mo ako, Miding. Hintayin mo ako. Huwag mo akong iiwan. Miding. Lola! Miding! Lola! Miding. Huwag mo akong iiwan, ha? Hintayin mo ako. Miding! Lola! Miding! Anumang oras ay pwede mo na akong ihatid ito. Wala kang maririnig na pagtutol sa akin. Hindi ako magiging sagabal sa mga plano ninyo ni Er. Ngayong wala na ang lola, mag-isa ko na lamang hihintayin ang paglubog ng araw.
bumikat yung responsibilidad ko sa lolo ko. Dahil kasama na ng lola ko na nilibin sa hukay yung puso't kaluluwa niya. Pwedeng kasama ko siya ngayon, pero darating ang panahon, mawawala din siya. Nasa sobrang lungkot dahil wala na si Lola. Wala na yata ako makikita kasing ganda ng pagsasama at relasyon ng dalawang yun. Ibang klase sila. Na yung tipong uunahin muna yung isa bago yung sarili niya. Walang ako, walang ikaw, walang akin, walang sayo. Ang ganda. Erol, alam mo, ngayon pa lang hindi ko nakikita na ganun tayong dalawa eh. Hindi ko tuloy makita na darating ang panahon, tatanda tayo na magkasama. Sa akin, inuna kita eh. Bago ang lahat-lahat ng bagay sa buhay ko, ikaw muna. Ikaw muna bago sarili ko. Kaya mo bang gawin yun para sa akin? Makakaya mo. Thank you.
Rita, nakahanda na iha mga gamit ko. Dala ko na yung aking kumot, kulambo, tuwalya, sabon, at yung iba pang mga toothbrush lahat. At saka yung retrato mo, ng papa at mama mo, kinuha ko sa album. Para gusto ko yung maaalala ko kayong lagi pag naroon ako. Ngayon, iha, pakikiusap ko lang sana sa'yo kung maaari. Dadalawin mo ko. At paminsan-minsan, sasamahan mo ko sa simenteryo para makita ko ang puntod ng lola mo. Yun lang ang kaligayahan ko. Alam mo naman ang kondisyon ko. Malilimutin na ako ngayon. Baka kung ako lang mag-isang lumakas, mawala ako kung saan ako mapunta. Yun lang ang pakikiusap ko. Hindi na kayo aalis. Huh? Hindi ko na kayo tatalim doon. Ito na lang tayo. Goodbye. Lolo Enzo. Gusto ko. Sa kasal namin ni Greta, kayo maghahatid sa kanya, sa altar. At gusto ko rin ho na magsama-sama tayong lahat. Dahil gusto kong makilala niyo ang mga magiging apo niyo sa tuhod. Hindi na ho tayo maghihiwalay. Isang pamilya na ho tayo ngayon. Leon, matutuwa ang lola mo niyan. Matutuwa ang lola mo. Matutuwa ang lola mo.